September 4, Tuesday, and it's already 10 o'clock a.m. And tuturuan ko lang kayo ngayon, kasi ngayon maglalaba ako. And inaisip ko gumawa ng demo. Bumili kasi kami ng washing machine, yung automatic type ng Panasonic. And bago ko gamitin yon, ako mismo nag-search talaga ako sa YouTube kung paano yung gamitin. Kasi as in, wala kaming idea ni hubby kung paano gamitin. So I think lang na kapag gumawa ako ng demo, makakatulong din ito sa ibang mga parents or especially mommies dyan na gagamit ng gantong klaseng washing machine. So, tara! Ayan guys. So, ito ang aming bagong katuwang sa buhay. Itong Panasonic Echo Aquabit 7 kilograms. Automatic washing machine na siya. Meron siyang ayan, wash, rinse, and spin. Sorry guys, pakita ko yung pwesto. Maliit kasi yung bahay, no? So, yun lang talaga siya dyan. Ilain ko lang siya. Dun siya nakalagay. Dun siya nakalagay, dyan sa sulok na yan. Tapos, hinilain ko lang siya para yung drainage dito lalabas sa CR. So, yan. Papakita ko sa inyo guys kung paano siya gamitin. So, first, tanggalin muna to. Binabalik kasi namin ni hubby to para lang magamay protection. Yeah. And then, connect na natin tong color white na ending. So, yan. Make sure na magpet. Okay na yan. And then, ito namang isa is sa hose. Ito actually, mas maganda kung diretso sa gripo kasi since malayo yung gripo namin, gumamit kami ng hose. So, ito na guys yung kinonect na hose. And since luma itong hose namin, may leak siya, tumutulo. Sinasalo lang namin ito, timba or ito. Kasi sayang yung tubig, pwede pa siyang magamit pang buhos, ganyan. So, ayan, ito siya. Kailangan dito, dalawang kamay ito. Ito yung butas. Nakita, no? Tingnan natin. Yan, ito. Ito yan. Yan siya ilalagay. Ito pang pasikip to guys. Itong ano. Tingnan ko kung kaya ng isang kamay. I think hindi. So wait. Yan. Ganyan siya. So ito na siya guys. Nakapabit na siya. Secured na. Okay. Let's get started. Open natin to. And then, lagay na natin yung damit. So, sabi dito 7 kilos, pero tulad nung napanood ko, I recommend na huwag punuin para maayos pa din yung ikot niya. So, yun. So, huwag niya masyadong punuin. Huwag niya i-consume yung buong 7 kilos para okay pa din yung ikot niya. Kasi kapag puno or 7 kilos sakto, mahirap siya umikot. So, eto guys yung ginagamit namin. Since required na liquid soap yung gagamitin, liquid detergent, doon sa port na paglalagyan. So, ito, yung Ariel. And then, Downy. Bumili na kami para mas tipid din kasi, diba? Pero guys, pwede kayong gumamit ng powder. Pero hindi nyo pwedeng ilagay dun sa lagayan ng liquid nito. So, papakita ko kung paano. So, ito na siya guys. Makikita natin mamaya kung ilang kilos yung nilagay kong labahin. Bali, yun yung may mga light colors. Tapos, may konting puti-puti lang na pangbahay naman. So, okay na yan. So, ito guys, isang cup. Di ko na sinunod yung measurement. Basta isang salang, isang ganto or dalawa kung wala kayong powder. Pero since gagamit ako ng powder, isang cup pwede na to. Ito yung lalagyan niya. Ayan na guys. Sa taas ng 7 kilos na label. Ayan. Lagay natin. Yeah. Lalagyan na natin yung fabric conditioner. Ito guys, kasi hinahanap ko to before, hindi ko siya makita. So, nakatago pala siya dito. So, na nagbabasa ko ng manual, ah, wala, para may mali, dapat dito yung butas, ganyan. Yung pala, dito siya sa may bilog. So, hindi nyo siya makikita kapag tumapat siya dito. And hindi nyo rin siya maiikot kapag naka-off. So, papakita ko sa inyo, nakasaksak na yan. I-on natin, power. Hindi pa yan, ano, guys, hindi pa yan magsistart hanggat din yung sinaselect tong start.
Tsaka siya maiikot na ganyan. Kasi before, nakaganyan yan. Sabi ko, nasaan? Wala. Sabi ko, parang ibang model or may mali, ganyan. So, dito pala siya. So, yan. Ilalabas nyo lang siya and then dyan nyo ilalagay yung fabric conditioner. Bale, ito guys. May timer yan itong washing machine nito. Meron siyang, alam niya yung timing kung kailan to ilalabas. Panghuling banlaw. Ganun. So, pwede nyo na siyang ilagay hanggat as early as ngayon na hindi pa nagsasabi. So, I usually put 1.5. Enough naman na yan para dun sa clothes na lalabas. Close na natin. So, yan. Ito pa pala guys, yung isa pang tip. Baka magulat kayo, no? Bawa naka-off to. And then, naka-inopen nyo na yung gripo. Hindi siya lalabas dito, guys. Hindi siya lalabas. Kasi naka-close pa to. Automatic din pala tong port na pinag-aanohan itong gripo na to. Nakasara siya. So, akala rin namin nun may sira or what. Kasi binuksan na namin yung gripo. Ayaw lumabas. Bukod sa nung una, hindi namin to natanggal. Tapos nung natanggal na namin, ayaw pa din, sabi namin gano'n. Yung pala, kailangan i-click mo na yung start bago siya siguro mag-open dito. So, tingnan nyo ha. So, i-open ko na yung gripo namin. Mapapansin nyo, wala. Hindi pa siya dumidiretso, no? Pero sumisilip siya doon kasi medyo maluwag. I-start na natin, guys. Makikita nyo to. Yung unang magre-reflect once you start, 3.7 kilos. Tama? So, yan yung una niya sukat. And then, yung 50 minutes, yan na yung kung gano'ng katagal tatakbo yung buong washing. Hanggang sa spinning na yan. So, yan na guys, makikita natin. Pwede pa natin siyang i-open. Yan, dyan siya. Dyan siya lalabas. Yan, di ba? Hindi siya lalabas hanggat hindi siya naka-start. So, but as much as possible, don't open it kasi nag-ooperate na siya. So, 50 minutes. Pupunuin muna niya yung water. And then, papakita ko sa inyo later na aayusin niya yung mga damit sa loob bago siya tuluyang umikot. So, yun lang guys. Ito kasi naka-preset na siya, so hindi na namin ginagalaw. Eh, hindi pa namin natatry pumili kung ano man dito na selections kasi hindi pa naman na kailangan. Nakaset naman na siya eh. Kumbaga, mas madali siyang gamitin ng ganun lang. Meron siyang sariling minutes kung kailan siya i-wash, kung kailan siya i-rinse, kailan siya i-spin. So, I think alam na rin niya kung gano'ng kabigat yung laundry mo, yung mga damit na lalabahan, kung gano'ng katagal din yung laban na gagawin niya. So, yun. Pero, sa ngayon, ang labi namin na-encounter, as soon as is, i-press mo tong start, mag-start siya to 51 minutes minsan. Yan, 50 kanina, diba? So, ayun. Ito, hindi pa namin nagagamit yung process, water level, kasi alam naman na din niya eh. So, yun. Huwag din kayo masyadong ma-excite gamitin itong mga buttons kasi actually, hindi talaga siya magagamit lahat kasi naka-preset na nga siya. So, yun. So, tuloy-tuloy lang. Once you start this, tapos nag-ano na guys, start na and then paglabas ng damit nyo, tuyuan na siya. Na-spin na siya. So, yun. Pakita ko later, guys. Then, guys, pakita ko lang din ulit yung mga options na meron, no? So, ito meron tayong wash, rinse, spin, and then yung kung gano'ng kadami yung tubig. Pero preset na yan, so hindi na namin ginagalaw. Indicator ng time, and then selections. Kung halimbawa, meron kayong special na lalabhan, pwede kayong pumili. Pero kami, hindi na namin to ginagalaw. Hindi kami nagsaselect kasi naka-preset naman na siya. So, okay na siya. Yung on and off button, start or pause. Ito, child lock. Okay din siya. And then, ito rin yung button na ginagamit para ma-select itong mga to. So, for now, hindi namin siya nagagamit. Reset. Yan. Ito, hindi rin namin ito nagagamit for now. And yun na, guys. Ganito siya mag-ayos ng clothes sa loob. Para yung tinatansya niya. Inaayos niya para, well, ano.
So, ayun guys, nakita nyo, no? Maiksi lang yan. So, ayun na. After ma... Pag natansya na niya, nabalance na niya yung mga damit sa loob, iikot na rin siya ng... Ayan guys, nakalimutan ko, no? Pwede pa siyang i-open kung... Ano? Kung sabon pa lang, kung wash process pa lang. So, dadagdagan ko lang siya ng ano. Okay lang powder, basta dito niya ilalagay diretso. Kasi pag dito sa port, dito, baka pwedeng ikasira niya. So, dyan lang tayo, guys. Close na natin ulit. Actually, kung mapapansin nyo, ito na yung normal na ikot niya. Hindi mo siya i-expect na kasing todo ikot ng single na washing machine. Kasi, hindi siya. Ganyan na siya. Pero, mapapansin nyo, meron siyang way ng pag-ikot eh. Yung pati ilalim, aangat. Yun yung maganda sa kanya. Hindi na siya yung basta nag-rotate ng clockwise or counterclockwise. Hindi. Meron siyang, yung kapag nakita nyo yung manual or i-check nyo, I'm not sure if ma-i-include ko yung clip na yon. Meron siyang way ng pag-ikot na pati yung ilalim na damit mapupunta sa taas. So, ang hirap i-explain, but ganun. Kaya siya tinawag na Eco Aqua Bead kasi yun yung fini-feature nila dito. So, ayun na siya, guys. So, we still have 44 minutes. Tapos later, balikan natin, pakita natin kapag rinse process na siya. Kung hindi kayo sure sa laba, pwede nyo naman kamayin sabunin and then dito na lang yung rinse and yung spin. Pero kung hindi naman ganun ka dumi yung mga damit nyo, okay na rin yung ganyan. So, yan o. Actually, paiba-iba siya eh. Kasi yun yung style niya talaga eh. Dahil, di ba kapag pinabalik-balik mo yung damit, mas may tendensing matanggal yung dumi. O, di ba? So, to explain. So, yan. And then guys, huwag kayong matatakot kapag bigla siyang tumigil. Kasi minsan, nabasa ko rin and napanood ko din sa ibang tutorials, minsan magsistop talaga siya, siguro for 1 to 2 minutes, 1 to 3 minutes, 2 to 3 minutes. Kasi isusok niya yung damit mo sa sabon. So, meron siyang ganun eh. Meron siyang ano, so di ba meron ditong ano, na soak. Ito, since naka-preset siya, yun, meron siyang time na magsusok sa sabon. So, okay lang yun, guys. Minsan, abutin na 3 minutes. Pero mamaya, makikita nyo, aandar na siya. So, guys, pakita ko sa inyo yung actual na ikot. Ayan. Pwede naman siya i-open hanggat nasa rinse ka pa lang. Ayan. Pwede naman siya i-open hanggat nasa wash ka pa lang. So, and I think, kahit rinse, basta wag lang sa, pag nasa skin process na siya, yun siya pwede i-open. So, ayan. Yan lang yung ikot niya. Pero I think, okay naman siya. So, ayan na, guys. Yan, hindi ko nakunan, pero nag-ano na siya. Nag-drain na siya. Galing kami sa labas to, anak ko. Yan, nag-drain na siya. It's 32 minutes remaining. Tapos, nasa rinse na tayo. Yan. By 32 minutes kanina, no? So, kapag na-drain na niya, guys, yung tubig na may sabon, isi-spin niya ng konti. Parang... Ah, sige, wait. Punta po dun sa loob. Isi-spin niya yan, guys, kasi yun yung pagpiga niya eh. Napipiga ng konti yung damit para mawala yung natitirang sabon. So, ayan. Andan yung anak ko. Ayan. Sorry, andan yung anak ko. Ayan yung natitirang sabon. Nilalabas pa niya. So, ayan. So, ayan, guys. Makikita nyo, ini-spin niya right after niya maglabas ng tubig, no? Kasi para mapiga yung natitirang sabon. So, ayan. Yan yung sabon. Lagay mo yung paa mo dun. Lagay mo yung nagpaa mo para mahugasan. Yan. And the other one. Very good. Come on. So, ito yung maganda din dito, guys. Kasi akala ko, i-drain lang niya and then tubig agad. Sabi ko, baka may sabon pa. Pero ito, in fairness, apo. Pinipiga mo na niya. So, ayan.
So ito guys, nag-spin siya for like 3 minutes. Tapos nag-stop ng konti and then, ayan na uli yung water. Ito na uli yung water para sa rinse, ano naman, process. Ayan, it's 26 minutes. So ayan guys, nasa-start na siya mag-rinse. Tapos, before niyan, tinatansya-tansya niya din yung, ano, yung short na ikot niya. Tinatansya niya ulit yung damit, inaayos niya sa loob bago niya paikutin ng normal. Mami, so, kain na. First rinse to guys, first rinse. Hi, Vern! Nag-drain na siya pagdating ng, I think, 21 minutes kanina. Nag-drain na siya. Nag-drain na siya. And then ngayon, yan, nagsispin na siya ulit. Pinipiga niya uli yung sobrang tubig from the first drains. Sorry, madilim. Ayan. So, ito na guys yung pangalawang drains na tayo. Ayan, 16 minutes remaining. Excuse baby ko. Excuse po. O yun na guys, start na ulit yung second rinse. Then dalawang rinse lang siya actually, and then after nito is yung ano na, yung spin na. So ayan. And then upon checking naman ano eh, wala siyang gaano ng sabon. So, maayos naman yung process ng paglaba niya sa damit. Ayan, guys. Ayan, guys. Nag-drain na and then spinning na. By 7 minutes, nagsispin na siya. Ayan, nagsispin na siya, guys. Makita ko kung paano mag-spin. Ayan. Ayan, guys. For 7 minutes. 2 minutes left. Sorry kung tabingi yung kuha ko kasi ang masikip talaga. Oh, pader na kasi siya. So, wait natin siyang matapos. Nagpahinga lang siya ng konti. Pero I think iikot pa siya. So, ayan guys, after nyan, pag nag-zero na siya, automatic mag-off na tong washing machine. Papakita ko sa inyo guys. I think nag-stop na rin siya mag-spin kasi alanganin na rin siguro pag nag-spin pa siya ulit. So, ayan, papakita ko lang guys na mag-turn off siya automatically. Pag nag-zero na siya. Apo, apo, wait lang anak ha? So, ayan. Zero and then magbe-beep siya. And then, off na. Ayan, guys. So, ito, ready na hanguin. Ayan. There you go. So, that's all, guys. So, pwede nyo na siyang isampay. And then, ayan. Tatabi na natin siya ulit. So, yun guys, yun yung process kung paano gamitin itong Panasonic model na automatic washing machine. So, I hope I was able to help you guys, especially those who just bought a new one and then wala pang idea kung paano gamitin. So, I hope, wag! So, I hope makatulong tong demo na to. So, that's it guys. I hope you learned from this demo, and I'll see you guys next time. Bye! Bren, please subscribe! Come again, baby. Please subscribe!